Students, magandang umaga po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to greet you all a belated happy feast day of St. Vincent. It would have been ideal if had we celebrated the feast day of St. Vincent with a victory over FEU last Sunday. But the important thing is Adamson gave it all against the top ranked team in the UAAP. Just the same, congratulations for a well-played game. And sa ngalan po ng Department of Science,
the weather reporter or someone who can translate science terms in layman's understanding. And I guess this is why we are all here, for all of us to be able to do the challenge, respond to the challenge properly. So this time, to give us an overview of science journalism, allow me to call in someone who will be introducing her also. To introduce our resource person on the overview of science journalism, here's Jean Bellarmino. Spanning 37 years of experience in research, program development, and management, Ms. Cristobal is currently working as Chief Science Research Specialist at the Science Education Institute of the Department of Science and Technology, or DOST-SEI, heading the division which develops and implements programs and projects to promote science, technology, engineering, and mathematics careers to the Filipino youth. She also oversees the conduct of research on human resources in science and technology and manages the IT network infrastructure and services of the Institute. A seasoned science communication practitioner, she also hosts a Sunday radio program in DCRH, Radio Genio, to promote the works of Filipino scientists and scholars. She was also the science consultant of a long-running educational television program, Cine Escuela, produced by the ABS-CBN Foundation, in which was aired for 10 years for mandatory viewing to improve the learning of science in public elementary schools. She is now a PhD candidate in communication and currently undertaking dissertation work on climate change in the Philippine media. Her bachelor's degree in biology serves as her anchor in designing and managing science education and promotion programs. She is currently the executive director of the Philippine Science Journalists Association Incorporated, the president of DOST Media Corps, and the public relations director of the Philippine Society of Youth Science Clubs Incorporated. It is my pleasure to call on our speaker, Ms. Ruby Cristobal. Isang makaagham na umaga sa ating lahat. Good morning, everyone. Yan. I am here to give you an overview of science journalism as a subject matter, as a discipline, and siguro isang alarangan dito sa Pilipinas na kukonti pa lang siguro yung nag-venture, okay? So when you say overview, I'll give you the context, yung perspective ng science journalism. So later on, you can relate it to your practice of communication and science communication specifically. Ano bang science journalism? Alam ba natin kung ano yon? Anyone can be a science journalist. Even you can be a science journalist. When we write about results, institutions, and processes in science, technology, and medicine, sa kahit na anong medium, ngayon, di ba, kahit internet, ang tawag natin dyan ay mass medium na rin, mass media. Kasi yung kanyang social richness, naabot niya na kung ano ang nararating ng mga legacy media o traditional media na radio, television, at mga pahayagan. So even if you are a blogger, in a way, you can be a science journalist online kahit estudyante pa kayo. But may mga proseso at may mga ethics ang practice ng science journalism. As compared to journalism, may kakaiba sa practice ng science journalism. But before I tell you about that, let me walk you through the history of science journalism in the whole world. Okay, nag-umpisa yan nung araw. Yung nung araw, hindi pa kayo buhay. World War I. The first World War. Magkaroon ng mga developments sa medical at sa mga, syempre sa military science. And they became the catalyst for more coverage of science. So the powerful countries needed to develop a lot of new technologies
to be able to win the war. So that was the beginning of the sabihin natin interest of the media in science dahil nagkaroon din ng rise in the development of technology. So yun ang unang sabihin nating impetus or unang initiative ng mga journalists to get into science reporting or science communication. Anong sumunod? Circa 1960s. Medyo nagme-mellow yan eh after a time. What happened in the 1960s? Ayan. The space programs in the United States and in the USSR, especially the Sputnik launching in 1957 and the landing on the moon in 1969 were the next triggers for increasing science journalism. So, buhay na ba kayo ng 1969? Hindi pa. Pero meron na ditong buhay ng 1969. Yung mga taga-STII. Meron ng buhay? Hindi. From? Okay. So I'm sure the Adamson professors, Executive Director Almanzor, nakita ninyo ang live coverage ng first step on the moon ni sino? Neil Armstrong. Buhay pa ba si Neil Armstrong? Wala na. So alam ninyo at least, di ba? Because of science journalism. Yung mga ganong pangyayari ay nag-trigger ulit ng interest ng mga journalists to science, di ba? Maraming mga ginawang space explorations ang Amerika na kung saan naibalik nila ang panibagong interes sa siyensya ng mga manunulat sa pahayagan at sa broadcast. So, noon may radio kasi ang radio laging nakatuon sa siyensya dahil sa agriculture. Pero ang press at ang TV, parang lulubog, lilitaw. Okay? So, ano yung susunod na trigger? Anong event? Nawala? Ayan. Yung pagsabog ng Chernobyl nuclear power plant at yung Three Mile Island incident sa Pennsylvania, na kung saan nagkaroon ng massive radioactive leak at meltdown. Yan ay sa Amerika at sa Ukraine. Noong panahon na yon, that was in the 1980s, nabuhay at lalong naging interesado ang mga science journalists sa panunulat at pagsusulat tungkol sa agham. Kailangan nilang magsulat dahil marami ng apektadong tao. Okay? So it was something, if you would see from what I've shown you, events in science would trigger interest in science journalism or the practice of science journalism. Bioethical issues seen in the first steps towards genetic engineering have strengthened science journalism, especially after scientists made public the cloned ship Dolly in 1997. Oh, wag niyo namang sabing hindi pa kayo buhay nito. Kids, hindi pa rin? Hindi pa? Kasi wala pa kayong 20, no? Oo, pero yung nandito sa kanan ko, parang buhay na kayo ng 1997. Oo, followed by the deciphering of the human genome. Oh, lately lang to, 1990s or early 2000. The stem cell rate and increasing competition for research funding. So ngayon sa Amerika, you know, in almost all universities, kasi iba ang kanilang R&D structure for science and technology doon. Ang nagmamanage mostly ng federal funds ay ang National Science Foundation. Parang DOST nila yan. Okay? So there is a lot of competition for R&D funding. And that is also a trigger for a science journalist and the science community to work with the media para magkaroon ng konting hype yung mga R&D ano nila efforts. And so the government would
pampabeauty, hindi lang, di ba, sa treatment ng mga sakit, na mga degenerative diseases, sabi nila nagagamot na through stem cells. So, ito ay isang breakthrough technology. Although, it is very controversial kasi yung source ng stem cell, yung una ay embryonic. Diba? Kinukuha doon sa embryos at nataterminate yung mga embryos kapag kinuha mo yung stem cell. So, naging very heated yung debate because of ethical issues. Sineterminate mo ang buhay ng isang sanggol na nabubuo pa lamang sa sinapupunan ng isang ina. At yan ay, of course, napakalaking in a way sa ating mga Katoliko at sa iba pa siguro mga reliyon ay isang kasalanan. So, nagkaroon ng arrest or suspension ngayon, hindi pa nililift yan, for embryonic stem cell research in the US and even in other countries. So, yan ang pinag-uusapan pa hanggang ngayon. Kahit hindi na embryonic yung origin ng ating ginagamit na stem cells. At syempre, yung sinama, yung continuing development biotechnology, cloning, at sa GMO, which in a way will help us in all our problems. Next is a recent impetus has been the continued debate about risks, climate change. With climate change and emerging diseases like SARS or the severe acute respiratory syndrome, bird flu, and the like, and special technologies na ngayon ay nabubunas sa iba't-ibang mga R&D laboratories. Lamang sa bansang maging sa Pilipinas. I tell you, napakaraming nagbabago sa R&D landscape, hindi lamang sa US, kundi sa university. Kaya sumusunod ang science journalism. Okay. In the last 10, 30 years, yan. Okay. In the last 30 years, the scientific community itself has also increased the efforts to communicate. Sino ba yung ayan? Kilala sila? Dr. Solidu ng PIVOX, natatanggal ko yung boss ko. Siyempre, si Dr. C.P. David at si Kuya Tani ng GMA. And of course, our dear Secretary, si Secretary Mario Montero. Hindi ako sumubong. Kalimutan ko bigla. Okay. Nagkakaroon ng memory gap ang lola nyo kasi medyo, ano na, medyo bata pa. Mm. So, in developing countries, ang sabi sa research, in developing countries, the growing interest in the public research and development investment pushes for broader reporting on this issue. So, maraming mga pagbabago sa ating mga katulad ng mga developing countries. But in less developed countries, in less developed countries, science journalism is often still not a media priority, or in cases such as HIV reporting, is suppressed by government. So, meron pa rin mga bansa sa buong mundo na hindi pa rin ganon ka, sabi natin ka buhay ang panunulat o paghahayag tungkol sa science. Now, here is a, siguro sabi natin listahan na lamang sa Pilipinas kasi kung isa-isahin ko to, medyo abutin tayo ng alas 12 o alauna ng hapon. Ano? So, yan ang mga sabihin natin responsible for making science journalism really flourish in the Philippines. Kailangan kong i-mention kahit na pahapyaw lamang kasi sila talaga ang pinagkakautangan natin ng loob kung bakit may isa ng sabihin nating thing of the past, but they have been very active in publishing science stories kahit wala pang gumagawa nung araw noon. Science Foundation of the Philippines, ako po ay nanggaling sa SFP, NSDB, isa po yung foundation na kung saan nagsimula ang campus na ginagawa natin ngayon.
The Science Promotion Institute, yan ang pinagmulan ng Science Technology Information Institute at ng Science Education Institute. At yan ho ang gumagawa hanggang ngayon ng mga bagay na nakakatulong para maiparating ang mga resulta ng pananaliksik sa agham sa publiko. Of course, we did SNT popularization through the mass media workshops aside from campus science journalism during our time at SPI. And that was 1982 to 1987 until NSTA was reorganized to DOST. UPLB's development communication, ito ay isang halige ng siguro development communication. UPLB, where many people who are now working in government, in even in ADB, no, studied. Ito ay isang napakagandang larangan ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, para mapaunlad ang mga economists. So, agriculture and other sectors for development. Yun ang tinutulay ng development communication. We must also thank DOST SCI who organized this Campus Science Journalism Workshop. Let's give a big hand to our organizers. Together with Adamson University, maraming salamat at itinutuloy ninyo ang ating sinimulan noong araw pa. Philippine Association of Science Journalists, where I am the executive director right now, sila rin po ay mga practicing journalists. I think Shaira is a member of SciJourn. The Philippine Network of Environmental Journalists, kung saan kasama natin dyan si Imelda Albano. At ikaw, yes, sila ay mag-a-attend ng Paris Conference this coming December for climate change. Tignan natin kung pipirma ang tatlo pang mga bansa na hinihintay natin na hindi pumirma sa Kyoto Protocol. Of course, the Philippine Agricultural Journalists Incorporated. Yan ho ang mga halige ng science journalism. So kung kayo ay gagraduate at gusto ninyong maging science journalist, dyan ho kayo sa mga current mula ho sa UPLB hanggang sa PAJI. Yan ho ay mga active na mga institusyon at organisasyon kung saan pwede kayong mag-affiliate. Bakit wa ng papahayag tungkol sa agham? Ano ba ang role ng science journalism sa ating lipunan? Ang liit, ano? Functional. Yan ang unang role ng science journalism. May katuturan as an educational tool for or instrument to improve public acceptance of scientific research. A part of the public understanding of science movement, and the journalist is an educator. So kayo, and in the future, if you practice science communication or science journalism, ang tingin sa inyo ay playing a functional role. Kayo ay hindi lamang nagbabalita. Kayo ay hindi lamang nagbabalita kung kayo ay educator, ano kayo? Nagbibigay kayo ng kaalaman para sa publiko, hindi lamang para sa mga estudyante. Okay? So, science journalists interpret difficult scientific community, which the science, interpret facts which the science community cannot do sufficiently by itself. Functionally, science journalists are advocates of science. Kailangan handa rin kayong gumawa ng mga bagay na walang bayad. Hindi lahat ng gagawin ninyo ay may bayad. Pero pag alam ninyo kung saan pupunta na may bayad, malaki pa rin ang kita. Hindi lang dahil gusto nyo ng pera, kundi yun ang value ng inyong trabaho. And I'm sure the practitioners here can tell you not really how much, but how far they have gone. Namimili po ng trabaho ang magagiling na science journalist. Kahit tanongin niyo ho si Shaira, napakadami pong freelance science journalists because there are very good opportunities for science journalists. Critical role for science journalism, helping guarantee quality in the scientific community. This role is similar to that of political journalism
as a watchdog or adversary of wrongdoings. Siya ang mga science communication practitioners ang tumitingin, tama ba, mahalaga ba ang ibinabalita tungkol sa agham? May katuturan ba? O ito ba ay ang ginagawa ba ng isang researcher o ng isang scientist ay makakatulong sa ating kaunlaran o ito ba ay may ethical issues? Ako po ngayon ay gumagawa ng aking dissertation at ang akin pong inaaral ay climate change story sa isang pahayagan na kung saan tinitignan ko po ang ideolohiya o mga ideologies na nakapaloob sa mga kwento ng ating mga reporters. I'm looking at climate change news from the viewpoint of a discourse. Hindi lamang po kung ano ang sinasabi ng isang sentence o isang paragraph, kung hindi ano po ang pwedeng ibigay na meaning sa mga readers in terms of ideologies. Okay? Yan ba ay nagko-convey ng na ang environment ay isang parte ng
three, anong year na kayo sa communication? As a third year, fourth year? Fourth year. So may theories na kayo. Com 101, I'm sure. O sige, tignan nga natin. Alam naman ninyo dahil may label naman. Anong theory yan? Agenda setting. Anong sinasabi ng agenda setting? Sige nga. May microphone ba dyan? Agenda setting. Media tells you not what to think, but how to think about it. Diba? Hindi dinidikta lang sa inyo, pero papaano kayo mag-iisip tungkol sa isang bagay. So they give you a particular idea which sets the agenda of the media. Laging meron daw purpose yung mga storya. Whether institutionally or individually, dun sa sumulat, merong gustong iparating. Meanings are in words. Tama ba? Mali. Meanings are in people, not in words. So sa pag-aaral ho ng mga kwento o mga news stories, dalawang klase ho, media as text and media as representation. Tandaan niyo na, media as text, structural ho, linguistics ang aral dyan. Ito yung paano kayo bumubuo ng sentence at ng inyong syntax, grammar and all, and media as representation. Ano ang nais nyong iparating na kamalayan at kaisipan sa inyong mga mambabasa? I am going to skip through this one. I just want to tell you that the media sets the public agenda in the sense that they may not exactly tell you what to think, but they may tell you what to think about. That's agenda setting in essence. Another model. O sige, tignan natin. Review. You need this. 5 minutes, yes. 5 minutes, I have 25 pages. Okay, journalistic norms. Ginagamit ito ng mga media. Novelty, balance, ano pa, authority, order, dramatization, and personalization. Ito yung mga norms na ginagamit para ma-determine kung paano isusulat ang mga bagay-bagay. Next slide, I'm going to skip. That one tells you about the norms of the scientific community regarding interactions with the media. Kung tama ba yung mga perceptions ng scientists tungkol sa media? Ano ba yung iniisip nila? Skip. In essence, what makes science newsworthy? Research stories with a broad impact, compelling narrative, conflict, and local angle make for a strong stories in print, online, and TV. Any scientific discovery na gusto nyong isulat, ilocalize nyo. Yun lang ang ibig sabihin. At gumawa kayo ng kwento na kung saan may mukha ang inyong balita. That's the conflict between scientists and science journalists. Diba? Sabi ng mga scientists, in-exaggerate mo at hindi accurate ang facts mo. Sabi naman ng journalist, hindi naman maintindihan yung mga pinagsusulat mo sa journal. Kaya nga kailangan magkaroon ng pag-uusap at communication. Okay, let's skip through the statistics. That one is the science news cycle. Nag-umpisa sa storya, sa titulo, na napaka-straightforward. Anong nangyari? Na-twist na yung story. Diba? Kasi it went through a lot of, sabihin nating channels. Na pagdating doon sa mga tao, iba na ang storya. Diba? Uncertainty is something that is part of the nature of science. Ang scientist, walang absolute. Dahil bukas makalawa, sila mismo, sina-challenge nila yung teorya nila. Kaya ang scientist, hindi masyadong nagsasabi na, yun na, final na. It can change. Kasi ano yan ang environment nagbabago, ang pulisiya nagbabago, research also changes. It's dynamics. Ayan pa. Anong sabi?
Iba na yung ano, di ba? Iba na yung interpretation ng editor o ng writer. Big stars involved in nasty breakups. Mala showbiz na ang dating, di ba? In essence, I'd like you to have a copy of this next slide. Wag yan. Ganyan ho ang dynamics ng science journalism. From the scientist to the public. Ayan ho ang dinadaanan ng mga kwento. Ganyan kakomplikado. Hindi ho yan linear. Unless you have a straight line connecting you to the source. In most cases, this is how a science story evolves. Meron hong peer-to-peer, scientist-to-scientist, tapos yung isang scientist yun na magko-communicate sa sarili niyang channel, isang scientist sa sarili niyang channel, hanggang makarating doon sa end. Changes in the science media interface may be expected from the ongoing structural transformation of the public communication system. Give me a little more time for this. I'd like to introduce you to the Gartner Hype Cycle of Technology. Technology management people, you know this. The first cycle sa isang teknolohiyang dinidevelop ay technology trigger. Pataas yan. Excited tayo sa isang bagong teknolohiya. Tapos, pag nabasa na nung iba, dahil nga medyo malabo yung mga publication ng scientist, dahil masyadong technical, merong tinatawag na, ano yan? Trough of disillusionment. Parang hindi naman to ano, useful, di ba? Ganon. And then, tataas ulit ang tawag dyan ay slope of enlightenment. Ah, pwede. Pwedeng magamit. And then, plateau of productivity. Anong mga examples? Let me show you. Basahin nyo na lang kasi gusto ko man i-discuss. We don't have much time. Emerging Technologies 2015. Ano ang uso? Ang uso ho ay yung nasa tuktok ng curve. Yan ang uso. That is the curve technologies this year for the Gartner Hype Cycle. Maybe not so true in the Philippines, but in other countries, generally, universally, eto ho yung cycle ng teknolohiya ngayon. What's in and what's out? Big data. We'll just have to give you a copy of this later on. And why am I showing this? Because I want you to match this with the issue attention cycle. Sa kwento, ganyan. Si Anthony Downs. Issue attention cycle theory of Downs. Did you take this up in Theory 101? You did? Yan ho ang kwento. Pick up, baba. So yun yung sinasabi ni Downs. But that is not true in climate change. Dinidebunk ko ito ng mga researchers tungkol sa environmental news. Most environmental stories, especially climate change, do not follow the issue attention cycle theory of Downs. Remember that. What's the challenge? Ano ang mga challenges ng isang practitioner? Probability and truth and accuracy in reporting. Time. Nagmamadali tayo lagi kasi bukas na ipapublish. Simplification versus trivialization. Dahil gusto nyong ipopularize yung lingwahe ng ano, ng isang isang technical report, marami kayong hindi na isasama o nasisimplify nyo na hindi na accurate yung inyong facts. Competition in terms of space and time sa dyaryo at sa ere. Reliability, tendency to sensationalize news, lack of scientific reporters, excessive reliance on certain sources for the selection of news to the point na nagiging bias, and of course, striking a balance, lack of criticism of powerful sources, and lack of criteria for evaluating information. I'm about to do my extra. I want you to take a very close look on the following slides. Diba things change? Tignan mo. Kayo talaga? Pag Aldab, excited kayo.
Diba? Hindi sila nakikita dati, hindi nagsasalita. Parang mga journalist at mga scientist, hindi nag-uusap. Diba? Pa-message-message board, tapos split screen si ano, si ang Aldab Love Team. Eh ngayon, o, oh, diba? Nagkita na ba sila? Kailan? September 26. Diba? Nagsalita na ba si, ano, si Yaya Dab? Parang media at scientist lang yan. Tignan nyo yung images na susunod. Sino yan? Si Atom at si Mahal Lagmay ng Project NOAA, parehong announcer ng DZMM. The scientist is in the media. Now, they talk, they anchor, and they mix with the media. Atom Arroyo is an applied physicist. Siya po ay scholar namin. Applied physics ang tinapos ni Atom Arroyo. At siya ay nasa media. Mahar Lagmay is a geologist and the project director of Project NOAA. And yet, he is one of the anchors of Red Alert. Sino yan? Mang Tani ng GMA Network na dating head ng weather forecasting ng PAGASA. Nasa media. Dr. De Ungria is always in the news because she is a forensic scientist, an expert in DNA analysis, but she is a scientist who talks to the media almost every day of her life. Siyempre, ibebenta ko yung technology namin, di ba? Our own secretary, who used to be very media shy, camera shy, ngayon po, shy laging nasa media. Okay? So, ngayon marunong na si secretary mag-mix sa media because alam niya ang value ng communication. What I'm saying is, things change in science. Things change in science journalism. I hope you can be part of that change. Now and in the future. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, Ma'am Ruby. But we'll invite you again to come on session, sir, for some simple awarding of a simple token for you, ma'am. I'd like to call on stage also Dr. Almanzor. You will be assisted, ma'am, by our chairperson, Mr. Mark Pacoma. Allow me to read the citation in the certificate. It reads, Science and Technology Information Institute in Adamson University present the certificate of appreciation to Ms. Shira Panella for her invaluable contribution. I'm sorry, I read the wrong name. My apologies, madam. To Ms. Ruby Cristobal, yan, for the Science Journalism Right Shot for Campus Journalists given this 30th day of September in the year of our Lord 2015 at the Adamson University Theater, Adamson University, Ermita, Manila. Signed, Assistant Secretary Raymond Iliboro of the DOST, Dr. Serviliano T. Marquez Jr., the Dean of the College of Education and Liberal Arts, and Reverend Father Gregorio L. Banyaga Jr., CM, President of Adamson University. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All right. This time, we will now be given a lecture on writing green online. And this is yet another interesting topic about science journalism. To introduce our resource person is our editor-in-chief of the Comunicator, Ms. Athea Caniega. To talk about writing green online is our speaker who finished her BA in journalism degree from UP Diliman in 2010 and MA in journalism from the Ateneo de Manila University this year. She is an award-winning freelance science writer recognized here and in Asia. She won a merit prize in the Asian Scientist Writing Prize in 2015
Best Story Award for second round of the SJ Coop Asia in 2014, among others. She used to be a science reporter for GMA News Online from July 2012 to January 2013 and has served as head researcher for the GMA News TV's investigative documentaries from January to July 2013. She also teaches at the Mapua Institute of Technology since 2014. Fellow Adamsonians, let us warmly welcome Ms. Shaira Penula. Mahirap pa lang maghawak ng wireless mic tapos may clicker ka. So, minsan baka maiba yung maiklik ko. There. First correction, hindi pa po ako tapos ng MA. As of now, I'm on leave. And I'm planning to finish MA somewhere else, probably some other time. And bago ko mag-umpisa dun sa aking gagawing presentation, let me tell you something about how I become a science journalist. I finished my bachelor's degree in journalism in 2010. So by now, baka iniisip nyo ilang taon na ako, 26 po. And then, noong 2010, nag-iisip ako, nagkatrabaho ako noon, and then nag-iisip ako, anong pwede kong gawin sa science, sa journalism na hindi nagagawa ng iba dito sa Pilipinas? How can I stand out? And one of my other reasons for thinking about it is that gusto ko sana magpalit ng career. I wanted to go into physics. I wanted to study BS Physics and eventually MS Physics and then become a researcher. And then I realized, hindi na ako bumabata. And while I don't think that math is that difficult, yes, pumapasa po ako sa algebra, calculus, and trigonometry. And hindi siya na-recognize sa curriculum namin sa journalism. I feel bad about that. Na-realize ko, dahil hindi na ako pumabata, baka mahirapan na akong sumabay dun sa mas batang mga brains pag pumasok ulit ako ng akadim para mag-aral ng BS. So, I realized, there's gotta be a way when I can combine science and journalism. So, I looked for science journalism online. The first thing that come up was an MA in science journalism program in City University, London. Up to now, gusto ko pa rin mag-aral doon. I met their department head this June in Korea. I still wanted to study there, but I cannot pay for my own education, so I'm waiting for a scholarship to get there. So why am I saying this? Science, ever since I decided to become a science journalist, I claimed to be a science journalist. It opened a lot of opportunities. I was able to meet fantastic, awesome scientists, Filipino scientists, and also foreign scientists. I was able to learn a lot of things that I would not even learn when I am just reading, when I'm just Googling about stuff. I was able to go to places that I have never been. Ngayon, pag kinukumusta ka ng mga tao, hindi na, kumusta ka na siya eh. Ang tanong na sa akin, saan yung next na biyahe mo, tsaka kailan? So, sabi ko nga, bukas pupunta po akong Tacloban to write a story about, and then pupunta ko ng Vietnam to attend a conference about climate change. So, and on December, we'll be covering the climate change negotiations in Paris. So yun, di ba? Kung sa pera't pera ko lang din, mahina po akong kumita. So, hindi po ako makakarating ng Paris kung hindi ako science journalist ngayon. So, yun, pinagpapasalamat ko yun sa career ko. And as well as I have new friends who I'm really, really proud of. Di ba? Rubbing shoulders with national scientists, etc. Ganon. So, there. Ang title ng presentation ay Hugot ni Mother Earth. Sino dito ang nakapanood ng sineskwela ng bata pa kayo? Wow, thank you. Let's thank Tita Ruby for that. Pag nagtuturo ako ng science journalism sa elementary at high school, nagtatanong ako, sino dito na ng sineskwela? And then,
crew, I feel so old. So at least dito, napanood niyo yung sineskwela. Isa yun doon sa mga pinakamagandang examples ng science journalism and even environmental reporting sa Pilipinas. Even up to now. So let's play a game. I want you to identify word association ng mga next na images. You know this? Pamana, correct. Ito? It happened in 2009. Ondoy, sa Marikina yan. And I think this is one of the triggers for change in landscape in weather reporting and science journalism in the country. Hindi nyo siya kalala? Ay, baby daw. Nakakahiya naman. Alam nyo, ang bango-bango niyan, Chos. Kailan tong screenshot na to? Yolanda. O kung hindi nyo nakita si Atom, hindi nyo maalalang Yolanda yan. And then this, nakita nyo siya kanina. Si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA. He's a disaster scientist, a geologist. Kung mapapansin nyo, meron tayong spike ng interest dun sa mga kakilala natin. Dun sa nakakarelate tayo. Kay Alden, kay Ayadab, kay Baby, kay Atom Araulio. Baby daw. Eto, kilala nyo? Ay? Nahiya ako, teka. So, bakit nga mamaya? Kasi yung sabi sa akin, magturo daw ako ng online environmental journalism. So, I search for what is popular online. So, nakita ko si Jaden and then Aldab, etc. So, mamaya makita natin yung relasyon nila. Bakit ko sila ipinakita sa inyo ngayon? So, first, what is environmental journalism? This could be considered as a subtopic of science journalism. And it's mainly reporting about the status of the environment. But the thing is, science journalism and environmental journalism is set apart from other types of journalism, primarily because environmental journalists are considered advocates. Advocates of conservation of the environment. Para sa mga nasa likod, hi! Yan. Guys, yung pinag-aaralan natin ngayon, hindi lang siya basta popular like Aldab and Jaden, hashtags and everything. This is what matters right now. So if you don't want to listen, you may step out. Okay? I will call out kung sino natutulog, inaantok, and then hindi nakikinig. Teacher din po ako sa Mapua. And nagpapalabas ako ng estudyante talaga. I don't tolerate laziness. Okay lang sa akin ng medyo kulang sa kaalaman pero gusto matuto. Pero yung kulang sa kaalaman ayaw matuto, okay na lang, de X. So yon, environmental journalism is reporting about the environment. And in the Philippines, bakit importante na mag-report about the environment? So online environmental journalism. Yeah. So there are examples. There are lots of environmental news in the Philippines. Ito is a website managed by the Philippine Network of Environmental Journalists, Philippine Enviro News. There are two main things na importante sa pagkakataon na to. Climate change and then El Nino. And they're actually interrelated. Then we'll tell you more about that later. So, ano pang examples in online environmental journalism? So, ito, sa Rappler, which I'm writing for. Nagsusulat din ako sa Enviro News. Kita nyo yung main story is about securing the gains of Paris climate deal. So, mamaya, explain natin bakit. This is Inquirer. The thing is, when you look at news websites,
You have to search for the word environment to get the stories. Not a lot of websites in the Philippines, news websites in the Philippines, have separate tabs for environment stories. Not even a lot of them have separate tabs for science. Pero merong may separate tab for weather, merong may separate tab for technology, ganon. So, if you could see, we know that environment stories are important, but the thing is, hindi siya ganon ka-popular. So, bakit nga ba mahalaga mag-report about environment in the Philippines? These are maps about land use in the Philippines. As you can see, around 60 to 70% of our territory is covered by water. Ayan, may laser pointer. So, ito is what kind of crops are grown in the Philippines. Mostly rice, corn, coconut, abaca, etc. Cash crops ang tawag doon. And then this one is about what kind of industries are available in the country. There are mining sites here and there. And all of those are affecting the environment. Agriculture has a relationship with the environment. Mining has a very big effect on the environment. Okay, so this is the exposure map of the Philippines in climate change. Yung Pilipinas po, hindi pa porket sinabing El Nino ngayon, ibig sabihin yung buong Pilipinas, hindi nauulan. Kapag umulan sa Metro Manila, pwedeng hindi umulan sa Bulacan, sa Laguna. So even our climate vulnerability depends on where we are located in the Philippines. So may iba't ibang vulnerability kung saan nakaharap. Ito kasi nakaharap siya sa Pacific Ocean where typhoons are made. This one is more about fishing dito sa lugar na to. Kasi nandito yung pinakamalaking deposit ng mga fish sa buong mundo. And many other things. So we have to have a good understanding of our geography, of our geology, and of our natural resources. And yung mga tao, yung karaniwang tao, hindi nila naiintindihan yon. Ang naiintindihan nila kung ano lang yung nasa paligid nila. Alam nila na kapag nasa Metro Manila, mainit, tuyo, bumabaha. Diba? Kapag nadun ka dun sa may tabing dagat, alam nila pwedeng magkaroon ng tsunami, ng storm surge. Pero tayo nasa Metro Manila, hindi tayo pamilyar dun sa ganong experience. As campus journalists who are reporting about the environment, it is important that you understand your community. Because as campus journalists, you are also community journalists. And the best way to report about environment is to know your own environment. Okay, so an anatomy of an environmental news report. Alam niyo ba to? This is the inverted pyramid. Ano nga yung 5 W's and 1 H? Who, what, where, when, why, and how. Pero sa akin, lagi ako may dinadagdag dyan. As a science reporter, as an environmental reporter, laging merong nakadugtong na so what? Eh, ano ngayon? We have gone through the days na nire-report lang natin ano nangyari, bakit nangyari, saan nangyari. Ngayon, kailangan natin i-report, eh ano ngayon kung malaman ko kung nangyari to? Eh ano ngayon kung may storm surge sa Tacloban, pakialam ko? Eh ano ngayon kung El Nino at hindi makakuha ng mas sapat na tubig ang Angat Dam, pakialam ko? Eh ano ngayon kung mawawalan tubig sa Pasay? Eh, naka-jetmatic kami. So, may tubig kami. So, we have to explain, eh, ano ngayon? Relevance and impact are the two most important news values in environmental reporting. When we report about the discovery of new species, endemic species in the Philippines, laging tanong, oh, may bagong species, may bagong pangalan yung species ng langgam.
Eh ano ngayon kung malaman ko yung bagong pangalan ng bagong scientific name ng langgam na yan? Pakialam ko dun sa langgam na hindi nga ako makakita ng langgam na yan sa personal eh. Diba? So, hindi kasi siya masyadong naiintindihan. So, as environmental reporters, trabaho natin ipaintindi yon dun sa readers. And you have also to understand your audience. Saan ba kayo nagsusulat? If you have a community paper, if you have a campus paper at the department or a college-wide paper, sinong audience no? Students. And because you know your classmates, you know your batchmates, you know your blockmates, alam nyo kung ano yung dapat na magugustuhan nila, maiintindihan nila, at kailangan nilang mabasa. So, you are, in a sense, a community journalist of your own school. And it's not only important that they know what the story is about, but it's more important that they know why do they need to know about that. So, yon. Hindi ko nai-discuss to dahil ina-assume ko, as comm students, alam nyo na yan. Okay, environmental feature. Isa lang ituturo kong style. Kasi ito, it works all across all platforms of media. TV, radio, print, online. And this is the Wall Street style. Alam nyo ba yon? Okay, yes. Ang Wall Street style, you start with a case study, and then go to the big picture, and then go back to the case study to tie it all up. So I will present you an example of this style. Ate Melody, pabukas po dun sa Guardian story. Yung tungkol din sa Yolanda. Guardian. Yeah. Mamaya na yon. Okay, so, pa-scroll, pakita mo yung, dyan muna. Yung headline, Typhoon Haiyan Survivor Stories, My Son Was Yanked Out of My Arms by Tacloban Floodwaters. Why is it very, all-encompassing sa lahat ng platforms ng media yung ganitong klase ng storya? Kasi, yung mga Pilipino, lalo na, at ang mga tao, lagi yung naghahanap ng storyang makaka-relate sila. Paano sila makaka-relate? Kapag may krot sa puso. Diba? Lahat tayo may magulang. Lahat tayo anak. So kapag nagbasa ka ng storya tungkol sa magulang, na namatay ng anak dahil sa bagyo, diba mararamdaman mo yung storya? And it's a very persuasive way to make the person or the audience understand what the story is really about. So here, Typhoon Haiyan Survivors, this is written for The Guardian, a British news organization. And hindi ko na ipapakita yung buong article kasi you have copies naman. So I'm just going to cite the first sentence, heartbreaking accounts of loss and survival have started to emerge as the Philippines comes to terms with devastation caused by Typhoon Haiyan. Ate Melody, pataas naman. Thank you. Fathers grieving for their sons. Diba pag naisip mo, meron ka na agad image ng fathers grieving for their sons. Gano'n ba kasakit mawalan ng anak, ng mahal sa buhay, diba? Automatic yon kapag binasa natin itong story na to, merong kurot sa puso. And we're not necessarily and automatically thinking about climate change, typhoon, disasters. We're thinking about families who are affected. And because we think about how they become affected, we in turn think about what might happen to us if we were the ones in their position. That's why the Wall Street style is very effective. Kasi, una, papasok ko sa buhay ng isang tao, tapos ipapakita mo, eh, ano nga ba yung nangyari? Nangyari yung Yolanda, ganito karami yung namatay. Sila, isa lang sila sa mga namatayan. And then, go back to the life of that person. And then, after reading the story, you have
something in mind na naiiwan. So what will happen? So what will I do now? Kung ako'y nasa ganung posisyon. That's why it's really effective. So pabalik po dun sa PowerPoint, Ate Melody. Thank you. Yeah. So, of clickbaits, pop culture references, and trending topics. So, mamaya magpapakita ulit ako ng mga examples as I go along. So, bakit? Kasi this is, we're talking about writing for online news organizations. Sabi ni Tita Ruby kanina, lahat ng iba't ibang editors, meron silang sarili-sariling quirks. You cannot submit a story and then submit it to three different news organizations, expect them to publish it as is, unless you're Reuters, Associated Press, or any other news wires. Why? Because may sarili-sarili silang style, and they have different types of niche audience. I write for GMA News Online. Ang gustong audience ng GMA News Online science section, sci-tech section, is the geeks. Yung mahilig sa comics, Marvel, DC, games, technology, etc. So if I write a story about science and the environment there, I have to put in some kind of a popular reference. If I do something for Rappler, which is a social news organization, social news meaning, mas nakatuon sila dun sa Facebook, Twitter. So they're also focused on likes, shares, retweets, favorites. So anong kailangan doon? Ano yung mas magte-trend? 'Di ba? You have to also take into consideration search engine optimization. Anong hashtags yung pwedeng gamitin? Editors usually do the tags for the stories. Pero yung pinakamadaling way para maging engaging yung story is to use some kind of a clickbait. Pag sinabing clickbait, usually makakita kayo sa Facebook ng you have to see this, but I was not going to watch this, but you will not believe what I have just seen. Pag mga ganun, di ba ang automatic na iniisip mo, click ko nga to, tignan ko nga anong mangyari dun sa video. Kasi ganun tayo eh. Pinipredict tayo nung algorithm ng Facebook, ng Twitter, ng Google. Paano ba tayo magre-react dun sa mga ganong headlines? And as online reporters, online writers, we actually take advantage of those kinds of things. Pero ako, personally, I do not usually resort to that unless sobrang appropriate siya dun sa story. Kasi, mahirap yung mix nun eh. Pwedeng in the middle of writing about it, your message will be missed and they will focus on what's popular and not really what's important. So, mahirap timplahin yon. And even up to now, na matagal na ako nagsusulat, pinag-isipan ko yung mabuti. So, bakit ito yung mga nandito? Kilala nyo to? Sino to? Pastillas girl. Eto. Eto, sino to? Etong tatlo na yan, sobrang popular nila online. So if I use their words, my articles will be popular online. But let me give you an example. Si Pastillas girl yung nagsulat ng recipe ng pastillas dahil lang pag-break siya sa boyfriend niya, di ba? Di ba? Ano? Gumawa lang siya ng video. Okay. So, gumawa siya ng video tapos, ha? Book. O, kita nyo, alam nyo yun. Ako nga hindi masyado. Tapos, yung pa-bebe girls, at sila yung nagsabi nung wala kayong pakialam. Di ba? Tama ba? Ayun. Si Marcelo Santos naman, siya yung may book siya, di ba?
para sa hopeless romantic. Siya ba yung mga nagsasabi ng okay lang yan, something, mga ganon? Okay. So, si Ma'am Tani is a certified meteorologist. But right now, he has this talk show sa kapag unang hirit, yung sugatan. Tambalang, Susan, Igan, and Tani. Tapos nare-relate nila yung mga love problems ng mga tao dun sa, minsan sa balita. Tapos si Ma'am Tani usually nare-relate niya yung sa weather. Parang ang pag-ibig, parang ulan yan. Something like that. The thing is, I found na very popular online yung mga love-related posts. Kapag may hugot tungkol sa pag-ibig, maiintindihan ng lahat. And it's actually being used on Twitter by even Dr. Mahar Lagmay. Dr. Mahar Lagmay uses hashtags even if they are completely unrelated to his posts. Kasi unless makaka-relate siya dun sa taong nasa Twitter, hindi naman hindi nila iintindihin na importante yung sinasabi niya. Pag sinabi niya, babaha ngayon, minsan itatag niya si Ann Curtis, si Vice Ganda, tatag niya yung Aldab, ganon. Bakit ganon? Kasi mahirap pumasok dun sa mundo ng mga taong online para siyang isang virtual world na yung mga migrants na katulad namin na nabuhay ng walang internet before. Tapos, papasok kami dun sa mundong pinamamahayan ng mga youth na para silang may sariling mundo sa internet. Paano kayo makapasok doon? Kailangan maka-join kami, di ba? If you cannot beat them, join them. So, ganon. Ako, personally, nanonood lang ako ng Aldab kapag naabutan. And I like Alden. Ang cute niya. Oo, kita nyo? Ang cute ni Alden. And I wonder what will happen if Alden will be a weather reporter, di ba? So, wala. Lahat na manonood ng weather. So, makita nyo to. Ito, hindi pati yun nangyari nung nanligaw si Alden sa mansyon. Ito dun pa lang sa date. 11.5 million tweets. Ate Mel, ayun. So, sabi dito, Aldab is speaking to the average Filipino and Filipina. 47% of our population is composed of millennials. Kayo yun? Tayo yun. Sige, sama ko na yung sarili ko. Mean age 23. 26 lang naman ako eh. So, if you're selling to Sino life insurance or endorsing a politician, Aldab is the way to do it. Talk to this age group. That's where our country is, the youth among us. So, what I'm trying to say is, if you're writing environmental stories for online publication, it is also important to understand what the online environment is. So, kung ang audience mo ay mostly youth, mean age 23, anong popular sa kanila? Well, probably Marvel heroes. General Luna, if you were able to watch it. O, di ba? Mamumura kayo ni General Luna kapag hindi kayo nakinig ngayon. So, General Luna and Aldab, Jadeen, etc. Pag sinabi, yung sometimes when I talk to my friends who are also teachers, we cringe at the terms pabebe, pamor. Nahirapan kami gamitin yun for our daily lives. Yung hashtag hugot. Kasi hindi kami sanay. But the thing is, we have nowhere else to go. We have to join you, guys. Kasi unless we join you, walang papansin sa amin. So, if you're writing about environment stories, kailangan, you're the best person to write environmental stories because you're the audience. So, kailangan pasok dun sa kung ano yung gusto ng audience. Paulit-ulit ko itong sasabihin at lagi itong sinasabi kahit sa mga estudyante ko. Apat lang yung bagay na kailangan mong tandaan. Pwede ba kong mahingi ng 5 minutes more extension? Just to cite examples. Apat na bagay lang kailangan mong tandaan. Message, media, audience, and language. MMAL. Message, anong sasabihin mo dun sa storya?
Media, anong media mo ginagamit mo? In this case, online media. Audience, sinong audience mo? Paulit-ulit, pag online, youth. And language, anong language yung gagamitin mo? Since kilala mo yung audience, alam mo na yung language na gagamitin mo. Is it more appropriate to talk to them in their colloquial? Gumagamit ba kayo ng Filipino kapag nagsusulat? Kung Filipino, anong klaseng Filipino? Yung Filipino ba na nakalagay sa Noli at Fili? Yung Filipino ba na nasa mga telenovela? O yung Becky Speak, di ba? Baka yun, mas maintindihan nila. So, ganon. And then, just one last example, since you have an array of examples within your hands, pabukas po yung new plant species, Ate Melody. Ate Melody, pabukas po nung, hi, yung new plant species sa Rappler. New plant species. Yan. Okay. This is one last example that I will show you. This is a story I've written last year. It won an award in Japan for best new story. Yan. Pababa po. Yan. Pagpamasin yung title, New Plant Species Could Detox Mining Contaminated Soil. I use the word detox kasi yung detox ay uso. Cleansing diet, juicing, souping, lahat ng klaseng diet and detox. Pero hindi naman pumapayat ang mga tao. Pababa po. Yan. Makikita nyo yung litrato nung halaman. Baba ulit. Okay. Let's focus on the first paragraph. Sige pa. Yan. Okay na. So, dito. It's a discovery straight out of science fiction. Filipino scientists have discovered a new plant species that feasts on metal. One thing that I will... that will always be useful in writing, not only environmental reporting, is to write with your eyes. People think in images, in moving images. So it's important that you think with your eyes. Pag nasa isip mo, yung plant, they feast on metal. Walang ganung halaman tayong alam. Diba? Hindi na makakain ng San Francisco, ng rose, or ng kangkong yung mga metal. Ang nasa isip natin, science fiction. Siguro ang nearest to our minds are Venus flytraps, pitcher plants. But these are metal-eating plants. So, this unusual trait suggests that new species could be used to reduce metal contamination in soil, especially in mining sites. Kanina sinabi ko na importante yung so what. Umpisa pa lang, sinabi ko na nakadiscover ng bagong halaman, yes. But why is it important? Kasi pwede niyang malinis yung mga contaminated soil sa mga mining sites. So, nandun na agad yung soa. And pag binaba nyo yan, makikita nyo ang pagkakasunod-sunod. So, summary lead. And then, paano ba natuklasan yung halaman? Gano'ng karami yung gano'ng klaseng halaman sa buong mundo, sa Pilipinas? Bakit importanteng malaman natin yung tungkol sa biodiversity ng Pilipinas? Etc. And then, ganon. Pabukas po ulit na isa pang story. Patingin na ito. Yan. Ito naman, it's a two-part investigative piece for mongabay.com, a US-based environmental news organization. This is pretty straightforward. Palawan palm oil presence likely to grow, industry rep denies harmful impact. If you read about it, it's quite complicated and difficult. Straightforward, kasi seryoso yung issue. Ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng pasukan ng ALDAB at ng JDIN. You have to report it straightforward, kasi a message might go wrong, na hindi maintindihan ng audience kung ano yun. So, babalik po dun sa PowerPoint. So, yon. Going multimedia. Kapag online, we prefer photos, images, videos, slideshows, graphics. And in as far as I wanted to give you examples, mahirap yung internet. So, next time na lang.
So tips, write original stories. Nasabi na ito ng Tita Ruby kanina. Ask campus journalists, ano yung sources original stories? Researches here. Pwedeng research sa psychology, research sa communication. Yung science, hindi lang siya humahangga sa biology, chemistry, physics, engineering, technology. Hindi lang. Pati yung methodology, if it's scientific method that is used, pwede yung gamitin. So, researches, communication researches could be considered science stories. Behaviors, behavior studies, etc. And then build and maintain good sources. Ito, hindi mo siya magagawa overnight. You befriend scientists, teachers, professors, as well as common people. Prepare in advance. Kumpara sa ibang reporters, mga environmental reporters, hindi sila pwedeng pumunta sa press conference nang walang alam. Kailangan nakapagbasa na sila bago dumating doon. Kasi, paano mo intindihin pagdating mo doon sa mismong press conference ang El Niño phenomenon? Do you have to wait for the scientists to explain it to you? Or you can actually search about it. Then, translate environmental jargon. Ito, ang technique na pwede kong ituro sa inyo ay ano yung, pag mag-iisip kayo kung ano yung lead nyo, ano yung una nyong ikukwento sa nanay nyo or sa best friend nyo? Yon yung una. And paano mo siya ikukwento? Limbawa, yung climate change. Paano mo siya explain sa nanay nyo? Ang hirap, di ba? Hindi mo pa yung sabihin pagbabago-bago ng panahon. Kasi yung panahon talaga nagbabago. So, pwede kayong gumamit ng analogies, comparisons. Sa climate change negotiation, pag may ginawa yung isang country, pag may ibinawa siyang carbon, makaka-apekto yun sa lahat ng bansa. So dapat, kapag nabawas siya, magbabawas din yung iba. Kapag may ibinigay siya, may bibigay din yung iba. Pag may ibinigay na mas marami yung iba, kailangan may kunin yung iba na mas marami. Para siyang paglalaro. Meron akong sinulat for Rappler na nag-explain noon in terms of a game of candies. So parang doon, mas okay yung explanation. Pwede rin namang, halimbawa, naglalaro ka ng chess. Kapag tumira yung white, kailangan tumira yung black. So every move that a country makes, other countries must follow suit. And lahat ng movement na gagawin ng isang country, makaka-apekto sa lahat. Everywhere. So it's like chess. So, make story alive and relevant. Ayun. Paulit-ulit, kasi kayo yung audience. So, what's relevant to you? What seems to be alive for you? Paano siya i-relate? Baka pwedeng i-relate sa pag-ibig yung climate change. So, paano? Parang ang climate change, parang pag-ibig, nakaka-heartbroken, nakakamatay. Ganon. Ayaw ko. Yan. More tips. Think twice about statistics. Hindi porket nag-com kayo ay makakaligtas na kayo sa maring math. Yung statistics, the easiest way to do it is that translate it to fractions. Kung nahirap pa kayo sa fractions nung elementary kayo, patay tayo dyan. So halimbawa, pag sinabing 80% of Filipinos are affected by this typhoon, meaning 8 out of every 10 Filipinos. Kapag nilowest term nyo yun, 4 out of every 5. Diba? Ganon. Ilang probinsya yung apektado ng bagyo na to? Ganon din. Parang gagawin siya lowest terms. Mas madaling maintindihan yun. Kung out of every 10, out of every 100, imbis na 33.5%, 44.77%. Report science carefully. As science journalist, kailangan may evidence. Evidence meaning, napag-aralan ba siya ng mga siyentipiko? Hindi porket sinabi lang ng scientist, totoo na.
Kasi opinion pa rin yun. And your opinion is as good as anybody else. So it should have a scientific basis, meaning meron bang study na nagba-back up nun? Yung study na yan na-publish ba sa peer-reviewed journal? Peer-reviewed meaning the likes of Nature, Scientific American, etc. And yung research na to, gano'ng katagal bang pinag-aralan? Ilan yung samaya? Yung sinasabi nilang climate change, pinag-aralan lang nila sa loob na 5 taon. 5 taon, yung 5 year, yung change within 5 years, it does not determine climate change. The study should be done in centuries. So within 100 years, ano yung change? Doon ka palang pwede mag-generalize na probably, this is because of climate change. Look for hidden interest. Hidden interest meaning, sino yung nagpagawa ng press release? Kapag sinabi ng mga mining companies that were helping the environment, mining companies yon. You have to be skeptic about it. Kapag sinabi ng FDA na hindi toxic yung ganitong klase ng makeup at okay lang na itapon siya dito, siguraduhin yung hindi siya sponsored ng kahit anong makeup company. So, hidden interests. Etong scientist na to, sino yung nag-fund ng study niya? Etong sinasabing environmentalist na to, anong grupo siya affiliated? Seek balance. Balance is not about he said and then she said. Balance meaning, are you being fair to the truth and to your audience? Balance not in the sense na kapag nag-report ka sa climate change, maghahanap ka ng climate change skeptic or denier. Because that's not necessarily being fair because climate change is a consensus with its scientists all over the world. And the skeptics are very small number of the population. Don't forget follow-up stories. A good environmental story does not end after reporting it. Pansinin nyo, si Dr. Jerry Ortega, napatay siya ilang taon na nakakaraan. Pero yung conservation story sa Palawan hanggang ngayon, relevant pa rin. And even yung pagkahuli dun sa lawang Reyes Brothers sa Thailand, relevant pa rin hanggang ngayon. And that's an environmental story on its own. Okay? So ito, hindi ko na babasahin isa-isa. What I'm trying to say here is that environmental journalists does not necessarily have to be scientists themselves. But the thing is, their lack of knowledge and training is also a problem within the community. To be an effective environmental journalist, you have to always study new trends, new discoveries, how to conserve the environment, what works in your country and in other countries like integrated coastal management, etc. Yes, I'm trying to wrap up. And then, anong nag-work? Pwede yung nag-work sa US, hindi mag-work sa Pilipinas kasi magkaiba tayo ng climate. Pero hindi mo malalaman yung kung hindi ka nag-aaral. And bilang estudyante pa kayo, marami kayong oras para mag-aral. And you have to arm yourself with a lot of knowledge and continuous education even after you graduate if you wanted to report about environment. And of course, siguro environmental journalists yung pinaka-delikado yung buhay other than political reporters kasi community journalists sila. So there. I'm actually trying to set up my own news organization. First online. So probably lalabas siya within October. And I might need interns and contributors. So here are my contact details. You can tweet me, add me on Facebook, and email me. So there. Thank you, and let's meet later for the write up. Thank you very much, ma'am. But we'll invite you to please stay there for simple wording ceremony.
So I'd like to call on stage the chairperson of the Department of Communication, Mr. Mark Pacoma, for the awarding. And meantime, allow me to read the certificate citation. It reads, Science and Technology Information Institute and Adamson University present the certificate of appreciation to Ms. Shara Panella for her invaluable insights for today's Science Journalism Write Shop for Campus Journalists, given this 30th day of September in the year for Lord 2015 at the Adamson University Theater, Adamson University, Ermita, Manila. Signed, Assistant Secretary Raymond E. Liboro of the DOST, Dr. Serviliano T. Marquez Jr. of the College of Education and Liberal Arts, and the President of Adamson University, Father Gregorio L. Banyaga Jr., CM. Thank you very much, ma'am. This time, to tell us more about what is Project NOAA, to introduce to us the speaker for this morning, we'd like to call the station manager of the Falcon Radio Station, Ms. Nicole Garrido. Our speaker is the chief of Project NOAA's WebGIS. He has BS in Geography from UP Diliman for his undergraduate degree. Among his skills and competencies include mapping, utilizing geographic information system with emphasis in its applications to disaster risk reduction and management and to business assist management. He served as research assistant under the Philippine Institute of Volcanology and Seismology from 2008 to 2011. Geographic Information Systems Editor, Manila Water Company Incorporated from 2011 to 2012, and as Chief Science Research Specialist on the University of the Philippines National Institute of Geological Sciences from April 2015 to present. Let us all welcome Project NOAA's Mr. Ken Adrian Arakan. Maraming salamat po. So, magandang tanghali. So, before siguro ako mag-start ng aking presentation, siguro napapansin ko yung iba sa inyo medyo inaantok na, gutom na. So, I would just ask you to stand. Konting pampagising lang muna tayo. So, okay, so naaalala po ba natin yung nursery rhyme na paa, tuhod, balikat, ulo? Okay, so konting exercise lang tayo ha, guys. So, exercise lang tayo, okay? Sige, 1, 2, 3, go! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat ulo, magpalakpakan tayo. Ayun, thank you very much. So, hopefully nagising na kayo and hopefully, tiisin nyo na lang yung gutom ninyo habang naghihintay ng lunch natin. So, konti lang naman yung slides. Wala akong Aldob slides kasi nagamit na nung two previous presenters natin yung tungkol sa Aldob. Wala rin ako tungkol kay Miss Pastillas at saka sa Jadine. So, what I'm talking about is yung sa side naman, other end ng communication. So, kung yung first two presenters natin, ang pinag-usapan natin is about communication, being a journalist, a science journalist. Ito naman yung represent ko, hopefully, yung side naman namin bilang scientist. And how we deal with the challenges of communicating the information that we have. So again, I'm from Project NOAA or the Nationwide Operational Assessment of Hazards. So tatanong ko lang po, sino po yung nakarinig na about Project NOAA? Okay, konti pa lang. So I will, kukunin ko na rin to yung time na to para i-inform kayo about the services that we offer. So itong slide na to shows you the typhoon tracks for 1950s up to 2013. And as you can see, unti-unting natatakpan yung Pilipinas. So as we all know, there's an average of 19 to 20 tropical cyclones na
bumibisita sa Philippine Area of Responsibility. This brings ano yung mga associated na hazards natin pagdating sa bagyo. So bukod sa malakas na hangin, meron tayong ulan na malalakas, pagbaha, landslide, and storm surge. So yung information na to, yung tong phenomena na to, yung bagyo, very common, pero it needs, marami kang kailangang information na malaman para po makapagligtas ka ng buhay. So ano po ba yung Project NOAA? So Project NOAA's launched July 2012. So it's a 3-year project of the Department of Science and Technology na nagpo-focus sa disaster risk reduction and management. Specifically, Project NOAA is tasked to develop flood early warning systems for 80 major river basins, as well as to improve on the geohazard maps and storm surge hazard maps that we have here in the Philippines. So, paano po ba natin ito ginagawa? So, first, we employ a multidisciplinary approach. So, hindi lang po tayo mga siyentista, hindi lang po tayo geologists na involved dun sa Project NOAA. Hello? Ayan. Meron po tayong mga engineers, meron tayong mga social scientists, anthropologists, we have geographers, GIS. We also have communication majors as well as developers. So, lahat yan, sama-sama kami sa pag put forward about Project NOAA. And then we use technology, specifically advanced science and technology and research and development platform para ma-put forward mas maraming information yung maipalabas natin. And develop tools that are actually accessible to the general public and especially to our local government units na at the forefront pagdating sa disasters. So, when we talk about Project NOAA, hindi website, hindi lang siya mobile applications. It's actually a collection of different DOST-initiated projects. Each component actually focuses on a specific technology. So, meron tayong components focusing on mapping ng floods, landslide, and storm surge. Meron din tayong nagde-develop ng Doppler radars, meron tayong nagde-develop ng hydromet sensors, yung automated rain gauges and weather stations natin. Meron din tayo yung Dream LiDAR program which produces high-resolution topographic maps. Mamaya ipapakita natin kung ano yon at paano siya makakatulong. And then yung component namin which is basically the WebGIS component which develops the website and coordinate the development of the mobile applications. So, yung Project NOAA has 1,500 automated sensors that includes water level sensors, pansukat ng taas ng tubig sa ilog. Meron din tayong pansukat ng ulan, that's your rain gauges, and then yung pansukat ng temperature, rainfall, and wind direction, and other weather parameters, yun yung automated weather station. That produces near real-time information since nagbabato siya ng information ng measurements niya every 10 to 15 minutes. So hindi na natin padala ng sobra daming tao sa field para lang malaman, oh, anong sitwasyon dyan. With just one platform sa Project NOAA website, you could access the information that we have from the 1,500 sensors. And then we also have LiDAR mapping. So ano yung ginagawa niya? High resolution. Parang pinipicturan niya yung mundo, yung Earth surface, and then produces a map, topographic map, para makita kung saan yung mas mataas, saan yung mas mababa. Ang kasi alam naman natin, yung tubig, pupunta siya from high elevation to lower elevation. So with this kind of information, makikita natin na this community, for example, inside the red black circle, is actually lying on a floodplain. So kapag merong malakas na pag-ulan, most likely, ang unang tatamaan is yung kabahayan na nandito sa area na to. And then LiDAR is also capable of mapping out your sinkholes. Noong 2013, nagkaroon tayo ng 7.2 magnitude earthquake sa Bohol and na-expose niya yung mga sinkholes or yung mga bilog or parang hukay na bigla na lang bumagsak.
So ito 'yon sa Tagbilaran City, makikita natin 'tong mga green-green na 'to. Ito 'yung tinatawag nating sinkholes na pwedeng lumamon dun sa mga structures natin. We also have what we call the Doppler radars, which can tell you kung gaano karaming ulan 'yung dala ng isang ulap. So kapag nakita nating pink 'yung Doppler radar natin, ito 'yung sample. This is Yolanda as it traverses Central Visayas. So ito 'yung mata. And then makikita natin na marami pa rin siyang dalang rain clouds. Pero as we all know, kung ano yung nangyari nung Typhoon Yolanda noong 2013, mamaya discuss natin. And then yung from the sensors, we could also generate a rainfall contour map showing kung saan na ba talaga, anong area specifically yung may malakas na pag-ulan. Kapag nakita nating red or yellow, ito, just like this one, yan yung mga areas na nakakaranas ng malakas na pag-ulan, torrential rainfall for the last hour. So ito rin, capable na rin tayo to produce localized weather information. So kung dati, major cities lang yung napro-provide natin ng weather forecast, ngayon, capable na tayo to produce weather forecast for each in every municipality and city in the Philippines. With the use of a supercomputer, we could produce a 7-day weather forecast. So ito yung sample output. So ito ay from the WISE project, another component of NOAA. So ipapakita niya kung saan talaga tatama yung bagyo and then gaano karaming ulan yung maaaring maranasan ng isang lugar. So this excuse me po. Pwede pong pa-play nung video natin. Click lang dun sa lower, dun sa play button. Then this shows you the flood hazard in a particular area. This one is in Iligan City. So kapag makita nating violet, ibig sabihin, graphic maps that we are producing through the Dream LiDAR project, makikita natin yung relationship ng location ng isang structure, for example, ng bahay mo, to a particular flood hazard event. So, halimbawa, ito, nakatira ka dito sa bahay na to, expect na blue, pwedeng 1 meter, 1.5 meters yung baha na maranasan mo. Further simplify that because ang isang challenge na nakita namin when we started the project is to actually translate those information, yung lahat na ng information na nakikita natin from our automated sensors, rain gauges, water level sensors, and weather stations, as well as Doppler radars and your Dream LiDAR maps into a more simplified and digestible na information. So, okay, when we produce the hazard maps, we reduce it to a three-color scheme, yung yellow, orange, and red. Ano yung ibig sabihin ng yellow, orange, and red? So kapag yellow and orange, so balikan natin yung first activity natin before a home is actually from your paa hanggang tuhod. Okay? Yellow yan sa flood hazard map natin. Kapag po orange, that would be tuhod hanggang sa may balikat, hanggang sa may leeg. Kapag red, ulo, pataas. Okay? Pero baka mamaya sabihin nyo, pilosopuhin nyo ako, paano pag si Dagul? Diba? Hindi naman ganon. Kailangan average height of a Filipino, which is 5'6". So kung 5'6 ka, mag-a-apply yung paa, tuhod, balikat, ulo na scheme natin for your flood hazard map. So we also produce landslide hazard maps, which